Ayun yung mga bagong tawag natin sa ating mga followers. Katagay. Ito si Katagay Errol at si Katagay Tigalon na nun. Subscribe kayo sa channel niya, Counselor Dante de Guzman. Do you know? Dante de Guzman. Papunta kami ngayon ng Kabanatuan dahil magsusukat yung mga geodetic engineer namin doon sa aming mga lupain. Sa aking lupain! Oh! Alam mo, ano? Ano bang masasabi mo, Kuya Errol, sa ating mga taga-subaybay na mga Katagay? Okay. Simula ngayon, after ilang months na pwede ako hindi nakapag-vlog, mag-upload ako ngayon sa aking, ano, sa aking account. Kasi alam niyo naman, busy ang papa niyo. Hindi ako makapag... Busy tanggiro. May mga Katagay. Mga Katagay pala tayo. Busy ang ano niyo. Tanggiro. Kaya ano. Mga maganda yun, no? Tanggiro. Ako yung tanggiro, sila mga Katagay. Ayun, depend natin. Busy ang inyong tanggiro. Kaya hindi nakakapag-upload si Natsuki TV. So ngayon, mag-upload ako. Para lang sa inyo. Wala akong gaanong subscriber, tinigil ko na yung pag-YouTube. Kasi, walang kita dun. Habol lang namin exposure. Mali. Mas malaki kita sa... Kaya ba revenue mo po sa YouTube mo? Ha? Siyempre malaki na. Yan na patulong natin sa magandang people. Si Sir Dan, mahilig sa malaki talaga yan. Kung makikita nyo, ano kami ngayon? Ongoing driving kami? Lipat ko lang video. Ayan, paano ba yung lipat to? Ayan o, mga Katagay o. Andito kami ngayon sa EDSA. O. Andiyan ha, station muna kayo eh. Biyahe muna kami. Kamaya tayo ulit magkwentuhan. So, kamaya na muna ulit. Katagay Errol! Okay. Andito na kami sa ngayon sa ano tawag dito? NLEX dan pala papasok na kami ng ano ng rapid test. RFID. Meron kami RFID ah. Para mabilis lang daw pero ano pa rin ang hirap pa rin maka ano dito dahil maraming lalabas kayo ng ano ng lugar ng Manila. Maraming lalabas kayo ng Manila. Tingnan nyo kung gaano karami ang lalabas ngayon na ngayong Sabado kasi ngayon eh. Ayan o, may kita nyo, napakadami meron pang armor band, A38, tambangan kaya natin yan. Ayan. Ayun, andayo pa ng pila namin. RFID, ano na, baka nawalan kayo ng load dyan. Nakakain na kayo ng load. Magalaw. Yung pasahero namin medyo maingay sa likod eh. Hello? Oh. Konsel Dante de Guzman. Mamaya may pag-uusapan tayo tungkol sa upcoming nating politics this year 2020 sa ating lugar sa Quezon City. At magbibigay siya ng pahayag kung ano yung mga napupulsahan at mga chichismis tayo kung ano yung mga nalalaman niya. Na kung sino yung mga tatakbo at sinong posibleng mga tatakbo ulit na sa ano natin sa local government natin. Abangan niyo yan, mamaya. Patapusin lang namin 'tong pila namin dito sa RFID. Katagay Errol! Okay. Ayan o, ano kami ngayon ha? Ongoing riding pa rin kami. Riding in tandem. Sama ko pa rin si Katagay na Errol. Pag-uusapan natin ngayon dun sa lugar namin kung sino yung mga posible na tatakbo ngayong election. Medyo tulog yung isa, yun sana yung hihinga natin ng pahayag kung anong mga nalalaman niya. Kasi siya ho ay maraming connection dun. At ngayon, kasama ko si kapatid at Katagay na Errol at pag-uusapin natin yan.
Sa palagay nyo, ikaw, Kuya Errol, may mga, sino yung mga posibilidad na tatakbong mayor sa atin dito sa Quezon City? Si... Sino? Kapatid Mike Defensor. Yun, si Mike Defensor. At tingin ko si Joy Belmonte, si Mayor Joy natin na nakaupo ngayon, itatakbo. At balibalita daw si kapatid nating Bimbong, babalik daw. Yun, si Bimbong Crisologo, tatakbong Vice Mayor. At ang kanyang mayor ay si Mike Defensor. So, itatanungin tayo, saan tulog pa kasi? Hindi ko alam kung may sasagot to, wala eh. Kung itong taong to tatakbo ba bilang ano eh, bilang konsehal. Eh, ayun, natutulog. Hindi natin makausap na maayos eh. Ayo, are. Ang pangit mo. Bakit ang pasok eh? Pwede naman tayo baba, di ba? Parang yun. Bumaba. Ayan. Medyo umiyem. Meron tayong hihinga ng pahayag kung ano bang mangyayari ngayong eleksyon 2022 na magaganap sa Quezon City. Guys, what's up? This is Dante de Guzman. Itatanong lang kasi kami bilang isang naging konsehal ng Quezon City, palagay mo ano ba yung napupulsahan ng ating mga kababayan doon sa Quezon City? Kung sino ba yung mga tatakbo? Anong position? Mayor, Vice Mayor, tsaka mga konsehal. Ako, ang hirap ngayon. Usapang politiko tayo ngayon habang umabiyahe. Hello. Sabihin natin sa mga katagay natin. Ito si katagay na Dante. Hello mga katagay. Alam mo, usapang politika, mahirap yan. Kasi ang importante ngayon, how to weather the situation. May vaccine na. May curfew pa, ano ba yan? So, ano pa paano pa mangyayari itong election na to? Kunyari, halimbawa, election, sa pangangampanya, anong paraan ngayon? Kasi bawal ang gathering, bawal ang magkamay-kamay, bawal ang mga kumpulan, bawal mangampanya. Tingin mo, ganun ang mangyayari. So, paano labanan natin ngayon? Well, alam mo, ang labanan ngayon is through social media na eh. Kasi syempre, hindi ka na mga, paano ka mangangampanya, pandemic, diba? Yung mga matatanda, siyempre, as much as possible, ingatan natin. Hindi na tayo pwede mga maingamay. Ano yun? Magkamay-kamay. Ibang mga maingamay yung sinasabi natin dyan. Baka mapanis, pag-inamay mo. Baka mapanis yung pinagagawa natin. Anyway, so yun. Wala lang, yun lang, masabi ko. Ano yan, pagka ngayon, yung mga nandidiri-diri, pwede na mag-alcohol after mga... Alam mo, nung dati, nag-counselor ako, sabi sa akin ng mentor ko, huwag daw ako magpakita nag-alcohol kasi daw, pangit. Kasi daw, baka sabihin nandidiri ka, tapos parang, yak, ganun daw. Hmm. Eh ngayon po siya, ano? Wala, alcohol. Grabe. Wala na nga, paligo mong alcohol. Yeah, ito si Sir Dante, matagal ko na itong kilala bilang konsehal pa. May mga palabas siya sa mga buhay Pinoy. May kita mo naman, abangan nyo yung episode nung sa payatas. Hindi pa paghahalataan, nandidiri siya. Pero din grabe ka. Uy, I love that episode sa payatas. Uy, hindi ako nandiri yung first time ko sa payatas sa SIM back in 2000. Basta 1999 or year 2000, talagang grabe, sobrang baho. Pero nung punta na ako 2001, 2002. Anong amuli na, boss? Medyo okay na. Amuli kaliglig. The first time I was there, baho talaga. As in, walang halong ano, no filter. Mabaho talaga. But this time, wala, okay na siya. Bearable. Bilang naging isang konsehal ng ikatlong distrito, anong may papayo mo sa mga balak tumakbo na maging konsehal ngayong election 2022? Ay nako, maging totoo kayo. I've been there as much as possible. You know what? Sabi ko nga eh, kung kayo may bago kayong ibibigay para sa taong bayan, di mas maganda. Bigyan natin ng pagkakataon ng mga bago, yung mga luma, my God, ginawa negosyo. Sino mga luma, Greg? Hindi ko alam.
may isa pa akong question. Ito, tanong namin ni Katagay na Errol. Wait lang. Wait lang mga Katagay. Okay. May isa kaming question. Bagay bigin buko. Bago to eh. Ang isang magaling. Wait lang. Sa akin, hairstylist. Sige, sige. K-pop. Nagpapagwabo pa. Oo, di ba? May posibilidad ba na bumalik sa pagkakonsehal ang isang Dante de Guzman? Ha? Huh? Yan ang mga tanong. Yeah, may mga gayaan. At kung ikaw ay tatakbo pa sa pagkakonsehal, saan ka posibilidad na titikit? Kasi ang pinag-uusapan namin kanina, kung si ang tatakbo ay si showbiz. Si Mike, oh my god. Si Mike, tatakbo, Mike Defensor at si Ma'am Joy Belmonte. Kung sino man sa kanila na naalukin ka bilang isang patikin. Bakit alay? Chat pa! Ayun na yung tanong namin. Bago masagutin mo, pastakay muna. Bigyan mo nga ka ng spirit of joy. Bago sagutin, commercial muna tayo. Commercial muna. Isang mahalagang paalala, ang alak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At yan, back to our segment sa usapang politika. Yan. Kaya bang sagutin ng isang Dante de Guzman kung saan siya papanig? Kung saan siya titikit? Kung saan siya titikit? Kung alukin siya, kung alukin siya ni Mike at alukin siya ni Joy, kanino ka sasama? O sabihin natin meron pang isa eh, may nababalitaan kaming chismis na si Herbert Bautista ay tatakbo din bilang mayor ng Quezon City. Eh di wow! Tatakbo na sila! Shout out daw kay Alan. Alan Transa! Hindi, si Alan Transa, barangay captain namin, tatakbo daw ng konsyal, may chismis eh. Talaga? Di ba lang kung saan ko nakuha ang chismis niyan, may nagsabi sa akin, taga Sitio Payong. Marami tayong ano eh, marami tayong intel eh. Marami kami, marami kami pinag-iimbestigahan. Kaya wag, hindi lang kami ang imbestigahan nyo. Mag-imbestiga kayo sa iba. Grabe kayo, ombudsman ah. Hindi na ombudsman, Sandigan Bayan eh. Ah, Sandigan Bayan. Yun na. Para social, I mean. Alam no big time. Alam nyo ba pag hinihiring kayo sa Sandigan Bayan, ibig sabihin high profile kayo. Kaya pag high profile kayo at nakulong kayo, ibig sabihin kayo high profile inmate kayo. Oh my god, sa kapitbahay mo si Delima. Oo, magkikita kayo ni Delima, sino ba doon? Si Kulangko. Ano pa ba yun? Hindi na. si ano, yung mayor ng Kalawang. Oh, anyway, alam ko naman di masasagot ni Konsel dati yan. Kasi sa tanong pa lang natin natatakbo siya, hindi nga niya masagot kung tatakbo o hindi eh. Ipay na natin yun. Titikit pa kaya eh. Baka tikit ng bus eh. Hindi to tikitan eh. Kaya tikit ng enforcer eh. Ganun lang yun. Kaya ngayon, ano pa lang kami, papunta pa lang kami ng Gabanatuan kasi nga meron kami project doon na inaasikaso. At syempre, alam mo, importante ngayon, kung paano tayo makatulong, hindi lang sa Quezon City. Kumbaga, ang bilang isang pagiging manlulupa, manlulupa sa larangan ng panlulupa sa Pilipinas. Kaya may lupa na kami dito. So, you know. Isang message na lang sa paano tawag dito? Naging public servant noon. Uy, may shell doon. Bili tayo ng pagkain. Bilang naging public servant noon, tawag dito, mensahe niya lang para sa mga tatakbo. Well, isa lang, maging totoo kayo, then, wag lang yung puro pera. Sorry. Pagiging totoo lang yan eh. Puro pera. Puro pera kasi inakatupag eh. Ba't boss ganyan ka ba dati? Hindi no? Para sabihin ko, ito si Boss Dante, siya, sa lugar namin sa 254, siya lang ang nakapagpailaw doon. Sa kanya yung mga streetlight doon, siya lang nakagawa noon. Uy, hanggang Perya. Hanggang Perya, may mga streetlight kami doon. Walang-wala, lahat ng tumakbo ng konsel doon. Yun lang ang nakikita kong naging parang landmark niya. Anong tawag? Hindi naman landmark. Hindi, ang tawag doon, may liwanag ang buhay. May liwanag ang buhay. Nagkaroon ng liwanag ang 254 doon dahil sa kanya. Parang ano yun eh, parang yung poste niya, parang muhon yun eh. May nakasulat doon. Alam niyo kung kaninong proyekto. Pero hindi natin kailangan ni ano yan. Dahil ang importante, nakakatulong tayo sa mga kapwa natin at sa mga community natin, sa mga barangay-barangay. Kaya alam mo, sa mga botante, maging wise na lang kayo. Tanggapin nyo yung binibigay
Leader-leader, wala naman yan eh. Diba? Importante nyo yun, maging bumoto kayo na tama. Yung tama, kasi tingnan nyo, pandemya, nasan yung mga konsel nyo? Takot lumabas, kasi... Ay, wait, ayoko naman i-force na sa konsel. Uy, may shell doon oh. So, kaya mo tayo. So, ano, tatapusin mo na mensahe mo, boss? Hindi, mensahe ko lang, maging totoo tayo kung sino yung nakakatulong, yun yung boto natin dahil naging leader tayo, tayo pinili, etc. Doon tayo, no? Kalokohan na yan. Tingnan mo yung itong pandemic, sino ba nakatulong sa inyo? Oo nga, sino nga ba, di ba? Sino lumabas para sa inyo? Ngayon naglalabasan ng project, alam bakit? Tada! Election na! Election na kaya nagkala. Bakit yun? May kung ano-ano mga proyekto. Kutsaragis, nung time na nangangailangan ng taong bayan, pandemic, nasan sila? Ano sa inyo? Natamimi kayo? Ano? Wala! Niwala nga nga na eh. Tulong para sa mga frontliners natin. Diyon nakakasar. Bilyon-bilyon ng pondo. Nabubisit lang kasi ako. Dahil teka lang. Drive-thru tayo. Saan? Hindi ko alam. Parang sa nakaraan McDonald's eh. Ay, McDonald's lang tayo ako na dito. Ayoko. Get out. Gas muna tayo na lang. Papagas. Okay, sige. Pagas muna kami. Balikan namin kayo after namin dito. Kasi nga, nawala kami gasolina. Hindi naman nawalan. Maglalagay lang. Nasa ba yun? Okay. Few moments later. At yan, andito na tayo ngayon sa Cabanatuan. Ito yung property na inaayos namin ni Sir Dante. Kasi ongoing development na kami dito. At inaayos lang namin kasi may mga tatamaan yatang informal settlers doon na kailangan ayusin. Kaya nandito kami, kailangan natin i-settle. Then, napaista rin namin yung mga sukat dito kasi magpapagawa na ng mga bakod. Ayan. Ito yung property, 12 hectares in Cabanatuan City. Mamaya tatanungin natin si Sir Dan kung ano mang mga gagawin dito at saka yung improvement, yung mga gagawin pang dapat asikasuhin. Kaya ando sila ngayon, nagbi-meeting sila. Okay. Eventually. Ayan mga katagay, no? Medyo... nakakapagod yung ginawa namin, pauwi na kami. Medyo hindi ko na na-interview si Boss Dante. Gawa nga nung napaka-busy niya kanina at maraming inaasikaso, pumunta pa yung kapitan ng Kabo para asikasuhin yung mga informal settler na tatamaan ng aming subdivision. Isinasaayos lang namin para lahat sila nasa magandang lugar. At dahil sa tulong ni Konsehal Dante de Guzman na nag-donate ng lupa para sa kanila. Hindi na natin interview, nakikita nyo, busy-busy nag-upload sa Facebook. At yan, pauwi na kami, kasama si Katagay na Errol. Katagay. Yes! Tanggirong Rinald. Goodbye!